Welcome back again to my channel. Today is the day that our Lord God has made. Alam niyo kung bakit? Kasi ituturo ko na sa inyo ngayon ang sekreto ko kung paano ko ginagawa ang power bank. So, gawa din kayo ng sarili ninyong power bank. Okay? Title ng video natin ngayon ay How to Make Your Own Power Bank. Okay. Meron akong ginawa dati pa na video na yung title niya is mainit kasi, sandali lang. All around use of power bank. Eh, hindi niyo yata siguro alam na gagawa ako ng tutorial video para dito, ano. Okay? So ngayon, ituturo ko na sa inyo kung paano kong ginagawa. Actually, ganito yan eh. Kasi yung power bank na ginawa ko, marami. Ika-apat ko ng power bank na ginawa ito. Kasi yung isa, para isa kuhan ko yon para sa wifi. Yung isa naman, para sa aking cellphone. Yung isa, para naman sa portable fan ko pag nainitan ako. Biro lang. Kasi nga, di ba, sabi ko, mahilig ako sa backups. Backup. So, pag nalobat, purpose ko, kinakabit ko yon. Pag nalobat ako. Okay? Kasi, nakatulong talaga sa akin. Actually, dito sa amin, Hindi ko naman talaga masyadong nagagamit tuwing nagba-brown out lang. Minsan lang naman mag-brown out. Pero actually, ginawa ko ito pag nasa biyahe. Example, mga long distance na biyahe. Kasi every year kasi nagpabakasyon kami sa probinsya, sa parents na ni Mrs. Pupunta kami ng bukid. So, yung plano ko, kapag-share ako ng internet doon. Kahit nasa bukid, malakas yung, alam mo, malakas yung internet sa bukid. Malakas kasi kakaunti lang yung gumagamit. Hindi tulad dito sa atin sa kuan, maraming gumagamit. Diba? Okay. So itong video ko na ito, advantage ito doon sa mga marunong gumamit ng mga soldering kwan, yung soldering gun. So ayan, okay. Pero kung gusto nyo na ano, paggawa kayo sa mga kakilala niyo mga electronics, bili lang kayo ng rechargeable battery. Mamaya ipapakita ko sa inyo yung video ko. Tapos yung video ko na ito na tutorial, medyo binilisan ko ng kaunti, mga sa normal, no? Nag speed up lang ako mga 0.5 lang. Kasi naisip ko, instead na i-speed up ko ng mabilis para talaga ma-explain ko. Para maintindihan talaga nyo kung paano ko ginagawa. Kasi alam niyo yung ano, itong gagawin ko na ito na, kunin ko ha. Ito. Yung ginagawa kong ganito, kuan kasi ito eh. DC voltage ito.
So, kung hindi pa ninyo alam yung difference between DC tsaka AC, mas delikado ang DC voltage. Mas delikado compare sa AC voltage. Kasi yung AC may permanent na kuha na yan eh. Let's say, di ba, sa mga adapter. So, adapter mo is 5 volts. Yung current doon is kung ano yung output na, yun na. Ito kasi pagka-rechargeable ito, delikado ito eh. Kasi pag nire-recharge ninyo, ito, malakas yung milliamp hour niya. Every, pag na, na nagre-recharge kasi kayo ng ganito, lumalakas, kaya pwedeng masunog, pwedeng ma... Basta delikado ito. Mas delikado ang DC voltage compare sa AC voltage. Kaya wag niyong paglaruan. Kung hindi ninyo, kung ano, patulong kayo sa mga electricians talaga para magpagawa kayo ng ganito. May tutorial naman eh. Pakita nyo lang sa kanila kung paano gawin. Okay? Maintindihan nila. So, pagawa kayo sa kanila. Okay? Punta na tayo sa kwan. Sa tutorial ng video na ito. Okay? Okay. Nandito na tayo. Speed up ko na ng konti. Ayan yung rechargeable battery natin is ngayon yung nabili ko na battery is 6,800 milliamp hour yan. Medyo malakas na konti. Yung nakaraan kasi yung nagawa kong yung luma kong yung nagawa kong fan ito yung nagawa ko na power bank na ganito for 4,800 milliamp lang ito eh. Medyo mababa lang. Ito malakas-lakas ito. Matagal maglumat. Okay. So yung gagamitin ninyo ano yan ha? Home tape yan. Yung binili kong home tape is super adhesive yan. Malakas, dumikit. Bili kayo ng ano, bili kayo ng double-sided foam tape na malakas talaga dumikit. Okay, mag-alala kahit na speed up ko na lang 0.5, mag-forward pa rin natin. Pwede natin mag-forward yan. Yan. Okay. Pag gumagawa kayo ng video katulad ng ganito, pinakamaganda talaga yung gawin yung player, yung Windows Media Player lang. The best na yung Windows Media Player. Okay, forward natin ulit. Alam po, sabik na kayo eh. Okay, tuloy natin yung explanation habang ginagawa ko, ano? Lahat yan is dalawang side kasi yung gagawin natin, dalawang side. Bali, 8 na batteries, tapos sa kabila is 8 din. So, magiging
magiging 16 lahat. So mangyayari niyan, yung voltage niya is 3.7 nominal. Yung full charge niya is umabot ng mga 4.2 volts full charge. Tapos yung pag nag-discharge na siya, bubababaan na ng mga 3.2, 3, 2.9 volts. Okay? So yung batteries natin ngayon na rechargeable, naka-connect into parallel circuit. Okay ha? Parallel circuit. Sinabi mong parallel circuit, lahat ng positive naka-connect. Tapos lahat din ng negative naka-connect din. Ganun. Okay. Hayaan nyo, gagawa ko ulit ako ng isang video para explain ko sa inyo kung ano yung ibig sabihin ng volts, ng amperes, saka yung tinatawag natin ng milliamp-hour. Okay? Ito lang muna para makita ninyo kung paano ko ginagawa. Okay? Mag-ingat kayo kasi malakas ito. Malakas yung capacity nito. Ganito yan, oh. So yung capacity ng isang rechargeable battery is 6,800 milliamp-hour, di ba? Kapag kinonek ninyo ng parallel circuit, i-times ninyo ng 16, kasi 16 lahat yan eh, yung batteries na yan. So 8, magkabilaan, 8. Ayan, nakikita ninyo, 8. Times ninyo sa 16, malakas na yan. Maabot na ng 108,800 milliamp hour. Mas malakas ito compare sa mga nagawa kong power bank. Kasi yung tatlong nagawa kong power bank, 4,800 milliamp hour lang yun. Mas malakas itong huling nagawa ko. Isa pa, kung lang yun eh, 14 lang. Ito 16 lahat, oh. Okay na siya. Piliin niyo yung ano, yung piliin niyo na double sided foam tape, yung good quality. Okay. Ayan na yan. Forward natin ulit. Mabilis. Forward pa. Ay, ako pala yan. Mga basura, takes time, basura, forward, okay, yun na tayo. Yan yung ginamit ko dyan is duct tape yan, duct tape na black na color. Alam nyo naman ang duct tape, malakas yan. Yan yung ginawa ko. So pagka baka isipin ninyo na gumawa kayo ng sarili ninyo, ha? Naku, delikado ito. Delikado. Pagka gumagawa kayo ng ganito, i-make sure lang ninyo na hindi mag-contact yung positive charge tsaka yung negative niya. Kasi masyadong malakas na yan, makaka-cause ng fire. Saka baka sabi ko nga kanina, yung sa intro, yung video ko, mas delikado ang DC voltage compare sa AC. Okay? Okay, ayan na. So yung first na gagawin natin, ikiskisin natin yan matalim yung edges ng ano, yung ginamit ko, yung cutter. Yan,
kasi naisip ko yung purpose ko kung bakit ko ginawa yan, kiniskisan ko yan, yan para dumikit dyan yung soldering lead, pag nagka solda kayo, di ba? Soldering lead, mabilis naman pala ang 0.5 eh. So magkabilaan yan lahat, gagawin din yan, din ang gagawin ninyo sa kabilang side. Okay, sandali lang naman, matapos na oh. Naman. Medyo nahirapan ako kasi masyadong ano. So kayo, pwede kayong gumamit ng yung sandpaper. Yan yung naisip ko kasi habang ginagawa ko yan, naghahanap pa ako eh. Pinopost ko na yung niyo ko na naman. Kita ko lang yan dun sa palito, sa toolbox ko. So, okay din yan. Importante na makuha natin yung metal niya para dumikit yung pan. Dumikit yung soldering lead. Okay. Ayan, nabilis lang kasi pinoward ko na eh. Para hindi kayo mainip sa kahihintay. Ayan, matapos na. Bilis siya matapos. Okay. Tapos, siyempre, sa initin, pagkatapos niyan, ayan, ayan na. Okay na. Okay. Magpapainit na tayo ng ano, ng soldering gun. Okay na, forward na, forward. Okay, yan na siya. Painit tayo. Tapos, kailangan natin dyan, syempre, soldering gun, soldering paste, at saka soldering lead. Okay. Para makita ninyo kung paano ginagawa. Pinapainit muna natin yan eh. 40 watts. 40 watts yata yung soldering gun ko. Or soldering iron. Natawag nila. Soldering iron. Okay na, o. Yan. Tingnan nyo mabuti kung paano ko ginagawa, ha. Alam nyo, nakabili ako minsan yung soldering lead. Nabili ko ng hindi dumidikit. Bumili ako ng soldering lead sa kanya ta, sa isang mga sa grocery saan? Saan ko ba yun nabili? Kung bumibili kayo ng mga ganito ha, pag bumibili kayo ng mga electronic ng ano, sa electronic supply talaga ninyo bilhin. Bili ko lang yun kasi mura. Ang dami kasing binibenta na mura sa mga kone. Mga downtown area. Kaya pagka magamit kayo ng mga ganito, medyo may kamahalan lang pero kasi maraming mga ano, maraming mga fake din na mga soldering lead. Okay, forward na natin para mabilis. Lagyan ninyo ng soldering paste. Yan. Okay, forward natin. Forward pa. Forward, forward. Okay.
yan, binili ko yan, isang roll yun na talaga. Medyo mahal-mahal lang, pero at least sure ka sa ginagawa mo. Okay, forward, forward. Importante na makita lang ninyo kung paano ginagawa ang isang power bank. So, alam ko sa mga downtown area, maraming binibenta ng mga power bank. Ingat-ingat kayo ha. Kasi before ko ginawa itong power bank ko na ito, kinuha ko yung iba na rechargeable battery. Kinuha ko dun sa limang, kasi ginamit ko yung kanya, ginamit ko yung USB charging device ng power bank. Na-discovery ko na yung mga rechargeable battery doon fake, pati mga rechargeable battery mayroong fake din, kaya ingat-ingat din kayo. Mayroong mga fake na rechargeable batteries. Nung binuksan ko na, walang laman yung batteries. Nung sinira ko yung battery, kasi nagtaka ko kasi yung bakit yung iba mabibigat, yung iba magaan lang. Nagtaka ko, tapos yung iba naman, yung merong tinesting ko yung voltage niya, walang voltage, hindi mo ma-charge. Nung binuksan ko, alam niyo ko yung ano yung laman, buhangin. Pero nanggaling yan sa power bank ha, kaya mag-ingat kayo. Ito sigurado talaga ito na hindi fake yan. Yung mga binibenta ng mga power bank sa mga kwan, lalo yung mga ano. O ayan na, andito na tayo. So kailangan natin dito ngayon ay isang copper wire. Okay? So pwede kayong bumili ng copper wire na pwede kayong bumili ng copper wire na yung binibenta sa mga sa mga electronic ano. Pero ito nabili ko ito sa ano, sa nagre-rewind ng mga kwan. Nagre-rewind. Nagbebenta ng mga wiring. Yan. Diyan yan mabibili. Kaso lang, pagka bumili ka nyo yan, kailangan pa ninyo kukuhan kasi yung balat niya, merong balat pa eh. Ito yung ginamit ko dyan ngayon, kwan yan, galing ito sa telephone wire. Yung tatlo yung wire niya. Binalatan ko. Ayan. Kaya wala nang ano yan. Walang plastic yan na cover. Okay. So hindi nyo na kailangan na anahin sa apoy para matanggal yung pan niya. Ginamit ko dyan ngayon yung telephone wire. Yung telephone wire na nandito na luma. So kung gusto ninyo na hindi na kayo magsunog ng wire kasi para meron talagang contact siya, eh telephone wire din ang gamitin ninyo. Kaso lang kayo babalatan ninyo. Tanggalin nyo yung plastic sa loob niya. Okay, forward na natin. Para mabilis. So, yung ginagawa ko, tingnan nyo yung mabuti ha. Kasi dapat lahat ng battery nakakontakt. Yung tatlo, yung isa nakakontakt sa tatlo. Lahat talaga. So, tingnan ng mabuti ha. Tapos iikutin ko yan, tapos magkakatabi. Make sure ninyo na merong contact talaga. Ingatan ninyo ha,
nakikita ninyo, yan ang kuna ko ng gloves. Kasi mainit yan eh, kapag nag-kuna kayo, yung wire mainit. So yan, nakakabit na, mainit na siya. Forward natin. Okay. Forward pa, forward. So ganito din ang gagawin ninyo sa kabila, sa likod niya. Make sure ninyo na hindi mag-contact ha, kasi yung wire na yan, open kasi yan eh. Kapag accidentally ninyo na mag-contact sa baba, sa negative na side, pwede masunog yan yung wire na yan, kahit makapal yan, masusunog yan. Okay, forward. Oh, ayan, tingnan niyo mabuti oh. Connected lahat yan. Okay. Okay, yan na. So, next step na gagawin natin, nakita ninyo nang mabuti. Yung next step na gagawin natin, magka-cut out tayo ng wire. Ayan, nakalimutan ko ha, kasi positive yan eh. Positive na side yan eh. Yung kinabit ko dyan, yung black na wire. Pero, yan. Hindi ko naisip yan ha. Nagkamali kasi ako dyan eh. Pero mamaya nakita ko yan, papalitan ko ng red na color yan, makikita ninyo mamaya. Okay, forward na natin. Actually, itong nagawa ko na power bank, ika-apat ko na ito eh. Four. Ika-apat na power bank ito. Yan na. So, lagyan ninyo ng tape yung dulo niya para accidentally hindi ninyo baka matamaan yung likod na part. Forward na lang natin. Ganyan din yung ginawa ko sa kabilang side. Okay. Forward na lang natin para mabilis. Make sure ninyo na kwan. Dumidikit talaga yung poly nyo. Ayan. Dumidikit talaga. Huwag ninyong galawin. Pagka dumikit na sa kanan ninyo, may coating. Ganyan. Okay. Ayan. Tapos yan. Pagka nag-dry up na siya, na yan, nakadikit na. Forward natin. So yung kwan pala yan, nakita ninyo, yan yung cross, yung nagpo-cross, yung dalawang wire, ilagyan din nyo ng lid. Kasi kanina, yung sa may positive na side kanina, nakalimutan ko yun eh. Pero nakita ko naman,
nakita ko naman. So yan din ang gawin ninyo. So tingnan nyo mabuti o. Oh. Yung nagko-cross na wire dyan. Mamaya, tingnan ninyo. Lalagyan mo din yan. Kasi dapat lahat ng battery nakakonect talaga. Ayan. Dapat ganyan. So pwede din kayo magkuhan. Pwede din kayo gumawa ng ganito. Pwede kayo gumawa. I-cross-cross lang ninyo. Tapos ipagdikit-dikit talaga ninyo lahat. Okay. Forward na natin. Ginawa ko itong power back na ito kasi kapag ka masyadong malaki naman, delikado din eh. Delikado. So, nasa sa inyo. Nasa sa inyo kung ano. Kung ano gusto ninyo. Ito nga, 108,000 na ito eh. Malakas na. Alam ko meron dyan sa labas, merong ibang mga rechargeable battery na umaabot siya ng hanggang 9,000 milliamp hour. Alam ko meron dyan, meron. Wala pa ako kasi mahanap eh. Pero kung meron kayo nahanap, mas maganda yung mas mataas kasi yung capacity niya pag nag-charge yung milliamp hour mas matagal siya malubad at maganda. Kung magawa kayo ng power bank katulad nito, the more na mataas yung milliamp hour niya mas maganda. Yun nga lang, pag nag-charge kayo ng battery tulad ng ganito, matagal din bago ma-charge. Yung sa akin nga, yung 4,800 milliamp hour ko, matagal bago ma-full charge. Ito, sa tingin ko, mas matagal ito bago ma-charge. Pero pag nagamit na ninyo, matagal din bago bago siya malubad. Forward na natin. Ito ng 4 na araw yata o 5 araw. Depende din sa gamit ninyo eh. Oh, alright. Yung bili ko nito, ng rechargeable battery na ito, is 25 pesos lang yung piraso. Yung isa is 25 pesos. Hindi ko lang sure pero parang nakita ko sa Shopee meron ito. Meron rechargeable battery na ganito. Sa Shopee. Okay. Ito naman hindi ko nabili ito sa Shopee. Dito lang sa amin sa phone. Oh, yan na oh. Pula yung pula na wire yung na-phone ko. Pero mali yan. Tingnan nyo mamaya. Ibabaguhin ko yan. Papalitan ko yan ng black kasi baka din makalimutan ko eh. Yung pula kasi is positive yan pag nasa tester, yung multi-tester. Pero mamaya tingnan nyo, babaguhin ko yan. Idudugtong ko lang naman, imahin kayong dulo niya para fine. Tapos lalagyan ko din ng label na positive. Yan lang ang gawin ninyo no? Para nagbabalot lang kayo ng ano, ng regalo. Yan.
Oh, yan na. Pinalitan ko na yung positive at saka yung negative. So, yan lang ginawa ko. Nilagyan ko ng pan yung pula nilagyan ko ng positive na sign. Tapos nakita niyo yan yung pula na yan, nakuha ko yan sa flashlight. Sandali lang ha, close muna yung pinto. Okay, where were we? Na tayo? Okay, nanggaling sa flashlight yan ha. Nanggaling yan dito. Dito nanggaling yan. Ayan, dyan nanggaling yan. Forward natin. So, kayo, nasa sa inyo kung ano ang diskarte ninyo. Importante lang na yung i-connect ninyo yan, yung buwan niya, positive to positive, tsaka negative to negative. Connect ninyo direct sa battery. So, tapos merong pa niyan. Merong switch. So, hindi nyo na kailangan na kuan. Tapos ito naman sa USB. So, syempre yung lalabas na power dyan, lalabas na voltage pala dyan is from 4.2 volts hanggang 3 volts pinakakuha niya kung mag-discharge na. So, ginamit ko na connection dyan is 1 USB. Thank you.
Sandali lang ha. May pasaway. Oh. Tapos yung ilalagay natin diyan yung rubber tape. Rubber tape na black. Rubber tape na black. Sandali lang. So yan o. Yan. Nitro. Nalagyan nyo dyan. Nitro rubber tape. Okay. Ito. Okay. Pagka natapos ninyo yan, wala pang USB na charger nyo. Ito yung ginagamit ko. Na ito yung ginagamit ko na kwan. Nilang post muna natin. Ito yung ginagamit ko na kwan. Na ano. Para removable lang. Okay. Kasi ito yung ginamit ko dito, ito nakita ninyo yung USB nya, ayan o, nandyan na yan, nandyan na ito mismo, ayan. Ito yan siya o, yung sa loob nito. So gumawa ako ng ganito, makikita nyo dun sa micon, sa may all around use of power bank. So isaksak nyo lang ito, itong USB nya, i-plug lang ninyo doon sa may kwan, sa may USB nya, tapos dito nyo na i-plug yung cellphone ninyo. Yan, yan yung ginagawa ko, ito lang ginagamit ko. So ito wala nang laman na battery, ito single na power bank ito. Okay. So yan lang ang gawin ninyo. Okay. Hanggang dito na lang. Sana may natutunan na naman kayo. Good luck sa paggawa ng sarili ninyong power bank. Ingat.
kayo kasi baka masunog. Ingat lang kayo pag gumagawa kayo ng power bank. Okay? Pag nagustuhan niyo yung video ko, paki-like na lang. Tapos kung gusto niyo, pwede niyo ding i-share. Saka huwag kalimutan na i-click yung subscribe button sa baba para ma-update ka lagi sa mga bago ko pang mga videos na i-upload. Okay?